tayo ngayon sa May Jones Bridge. At bilang paghahanda po dito sa pagpapaganda ng Jones Bridge, sasagawa po yung clearing operations dito dahil marami pong mga informal settlers na nandito po sa ilalim ng tulay. So nandito po ang Manila City Engineer kasama po si Engineer Habulano. Ayan, pinapalis po yung mga padjak dito. Ayan. So mayroon po kasi mga barong-barong dito po sa may ilalim ng tulay. Ito po yung tinatanggal dito ngayon. Ayan, may mga nakatira po kasi dito. So yan mga kababayan, mga kabihero, ito po yung Jones Bridge sa ibabaw. Tapos mayroon po ditong daanan sa ilalim, likod po ng post office. Tapos mayroon po ditong daanan. Ayan, makikita nyo po itong ayan, may barong-barong po dito. Tatanggalin po yan. So kaya dito po sinasagawa yung clearing operations. Yun nga po tulad po ng sinabi ko kanina, para po sa paghahanda nung pinapagandang Jones Bridge. Ayan, at side po doon, meron pa rin po dito, no? Napakarami po dito. Kung makita nyo po, daming basura na nagkalat dito. Ayan, gawa po yun ng mga informal settlers na nandito. Marami po mga nakakalat na mga basura. Tapos may mga kariton, mga bulok na bisikleta, mga bulok na tricycle, at kung ano na pa pong mga nandito. At may... At meron pa po dito mga nagsisiga, mga kababayan, ano. At talagang napakadugit po nitong ilalim ng Jones Bridge. Ito po yung pagbaba ng hagdanan. Mamaya pupuntahan po natin yung hagdanan para magpakita ko sa inyo. Ayan, tayo ng tao rin yan. Ayan. Dito muna, tabi ng mga tao. Dito muna. So yan, makikita po natin dito mga kababayan, mga kabehero. Yung ibabaw ng Jones Bridge, ayun lang po yung ibabaw ng Jones Bridge. Tapos ito po yung sa ibaba. Ayan, yung hagdanan po, ayun, no? Ayun yung hagdanan pababa. So, ang pangit naman nga po, pinapaganda natin yung Jones Bridge. Pinapaganda ni Mayor Esco ng City of Manila yung Jones Bridge. Tapos masisilayan na Manila yung mga informal settlers na nandito. Yung mga nakakalat na basura, kung makikita nyo po ito, oh. Napakarami pong mga basura dito. Ayan, mga nabubulok ng mga basura at kung ano-ano pang mga plastic, mga sako-sako na nandito. So meron po kasi dito ng pumping station. May pumping station po dito sa Maya Jones Bridge. Tapos ito po yung hagdanan paakyat. So ayan, oh, mayroon po ditong bulok na tricycle, mga kung ano-ano pang mga gamit. Ayan, may mga nakatira po dito ng mga informal settlers. Ayan lang po yung ibabaw ng Jones Bridge, mga kababayan, mga kabayero. Ayan, may bulok po ditong kariton. Ayan, andyan po yung bulok ng kariton. Tapos mayroon po ditong mga ginagamit, mga bakal po. Diyan po mayroon pa dito ng siga. Ayan, nagsisiga po sila dito.
At ang nakakalungkot po mga kababayan, no, mayroon pong may matanda po, si Lola po, na naka-wheelchair dito po sa may likod ng poste na yan. Diyan po sila nag-i-stay. Diyan po sila nakatira sa maliit na barong-barong na yan na pinagtagpi-tagpi. Kababayan, no? hindi ko na lang pupuhanan ng video si Lola. Ayan, pasensyahan niyo na po para sa privacy rin po nila. Ayan. Ayan, may kariton po kasi dito sa may ayan po yung kariton. At malamang makakalas po yan. Ayan yung tulay. So akitin lang natin, tapos ito po yung hagdaanan. Itong Jones Bridge. Kababayan, no? Ito yung ginagawang Jones Bridge at puspusan po yung tinatrabaho dahil may deadline po yan hanggang October 20 at masisilayan na po natin kung kakayanin itong ginagawang Jones Bridge. At yun nga po bilang paghahanda nitong pinapagandang Jones Bridge, kinakailangan din po matanggal itong mga informal settlers na nandito po sa mga gilid ng ilalim ng tulay at sa may ilog Pasig. At napakarami pong basura dito na mga nakatambak. So yun mga kababayan, no, tinanggal lang po yung laman itong kariton at wawasakin po yung kariton dito. So yung mga laman po, yung mga personal na gamit nitong nakatira dito, yung mga batsa, mga hanger at mga kung ano-ano, may mga damit pa rin po, mga sapatos, yung tinanggal dito. At yan, dun po nakatira sila Lolo, dun sa may barong-barong na yun, dun saan po sila sumisilong.
yan yung laman po nitong tariton. Ang napakarami pong ipis. Ayan, nagliliparan na po yung mga ipis dito. Tricycle na kinakailangan matanggal din po dito. Dalawa po yan. Ito po, oh. Ayan. Ito pa po yung isa na kailangan matanggal din dito ngayon. So yan, isa po ito doon sa mga barong-barong din po nandito sa maya ilalim ng tulay. Nagkuma po sila ng maliliit na kubol dyan para po sila ay may masilungan. Yan, tinatanggal na rin po. Ay, tracing ka lang yung bakunin. Kakaarga ko yan. Sina yung magic. Ito yung tulay. Ayan, Jones Bridge po yan. Tapos ito po yung ilalim, no? So makikita nyo po, ayan. Nililinis na po ito para tuloy-tuloy ang ginagawang paglilinis at pagpapaganda po nitong Jones Bridge. So ayan, makikita nyo po naglilinis dito sa may ilalim ng tulay. Itong ating mga taga DPS. Ayan. At ito po ay papagandahin na rin. Ayan, umi-echo pa yung boses natin dito. Halika, makikita nyo po, pag high tide, siyempre umaapaw po yung tubig dito. Kaya nagkakaroon po ng tubig dito. At ito po yung ating taga-DPW na masisipag po kung naglilinis ngayon dito. So yan, may kababayan, no? Andito po si Lola. Itong naka-wheelchair dito. Sana ma-turn over siya sa DSWD, mga kababayan, nakakaawa naman. At sana sa DSWD na lang sila. Pero nyo po, dyan sila nakatira sa barong-barong na yan.
Sa'yo, kasay sa'yo. Nakatali-tali lang. Kapalit yung bataw. May choice naman daw po yung pamilya nila na para hindi na po sila mahirapan, dalhin nila sa DSWD para po maalagaan ang uso si nanay. Kasi kung makikita nyo po, talagang nakakaawa po si nanay. Yung kalagayan niya kanina sa may mga barong-barong, kaya dadalhin po siya ngayon para po maiakyat siya at may alis na dito. So ito po si kuya, yung kapatid po. Stroke na po kasi yan si nanay. Hello kapatid, sir. Nakausap ko lang. Dali na sa yan. Okay. Ayan. Dadalhin na po daw sa bahay si nanay nitong kapatid ni kuya. Ayan po si tatay para po madala na si nanay at may alis po dito sa mailalim ng tulay kung saan na nahihirapan na po si nanay na nandito dito. Napakahirap po nung kalagayan ni nanay dahil na-stroke na po siya. At yun nga po, kanina natanggal na si nanay doon sa kanyang hinalalagyan para po madala nung pamilya na kumuha doon kay nanay, yung si tatay po. Ayan, mga kababayan, si nanay po kasi ay sa na-stroke siya at doon lang po sila sa may kubo na yon yung nakatira kanina. At ayun, sa ayan, alam nyo, nakaka-touch po talaga. Actually, nung nakita ko po si nanay talaga doon, talagang nadurog po yung puso. Syempre, magulang yon. At ang hirap mong explain. Pero yun, okay mag-alala. At bago naman po umalis si nanay doon sa kinalalagyan niya, ay yun, kahit paano nakatulong tayo sa kanya. At so mga kababayan, no, sorry po guys, medyo emotional lang ako pagdating ko sa mga ganun. Pasensya na po. Ayun, babalik po tayo, no. Yan nga po yung sinasagawang clearing operations dito ay tuloy-tuloy po dahil yun nga po, dahil sa pinapagandang Jones Bridge. Okay? So mamaya lilipat po tayo guys doon sa kabila, doon sa may papunta na po ng eskolta, at doon naman po gagawin yung clearing operations ng Manila City Engineer. Ayan. At tatapusin lamang po na mahakot at matanggal yung mga dumi dito sa ilalim nito, nakatambak na mga basura dito. Ayan, ito po yung mga basurang naipon gawa po nitong ating mga informal settlers na nandito po sa may ilalim ng tulay, itong Jones Bridge. Ayan lang po yung Jones Bridge, o makikita nyo po yan. So dito po sila nagbahay at sa katagalan po ng panahon, napakarami mga basurang naipon dito at napakarami pong nakakalat na basura doon. So magandang balita mga kababayan, dahil pasabay po ang ginagawang paglilinis at pagpapaganda nitong Jones Bridge, tinatanggal na rin po yung mga informal settlers na nandito po sa may ilalim at gilid ng tulay at sa may mga tabi po ng Ilog Pasig. Magkabilaan po ito ng mga kababayan, pati po dun sa kabilang bahagi, yung papunta po ng Binondo, ay kiniklearing din po yan. Ganun din po dun sa may eskolta, yung gilid papunta doon, dahil lilinisin din po yan. At may mga plano po si Mayor Isko para po mapaganda itong lugar na ito at hindi na muli pang balikan ng ating mga informal settlers na nandito. So yun mga kababayan po, sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon, yan, magandang araw po sa inyong lahat, magandang gabi sa ating mga kababayang OFW. Ayan, at ito pong sinasagawang clearing operations ay dito pa rin po yan sa Maynila. Ito po yan sa may Jones Bridge, kung saan makikita nyo po itong ating Jones Bridge na nandiyan dyan, at patuloy yung ginagawang
restorations para po umabot sila sa deadline ni may na deadline ng October 20 sa pagbubukas po ng Jones Bridge. Masisilayan na yung maganda nitong new look nga, at parang magiging Paris daw yung design niyan. So na-reveal na yung napakagandang ilaw na ilalagay po dyan, at inaantay na lamang po natin na matapos yan sa October 20. So yun mga kababayan, yan lang po yung mabibigay kong update habang tinatapos po itong clearing operations na ginagawa dito sa May Jones Bridge. So yan mga kababayan, ako po ulit si Pugong Behero, at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para po maging updated kayo sa mga clearing operations na ginagawa dito sa Maynila, at sa mga progress po at sa mga project na ginagawa po dito sa Maynila. So maraming salamat po, at muli nagpapaalala ko sa ating lahat na kung tayo po ay may problema pinagdadaanan, huwag natin po kakalimutan ng lahat ng yan ay may kasagutan. Basta isipin lang po lagi natin, God first. Alright, thank you so much po. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all po.